Magandang araw ng Lunes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Magtatalaga ang Bureau of Immigration ng isang special team na aalalay sa mga Pilipinong mapapauwi mula sa bansang Israel sa gitna ng kaguluhang nangyayari doon. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, pabibilisin nila ang immigration procedures sa tulong ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers. Ang itatalagang dedicated team ang mag-aasikaso sa mga dokumento ng mga Pilipinong uuwi mula Israel. Pagsisiguro ni Tansingco, gagawin ng DI ang lahat ng kinakailangan upang alalayan ang mga ahensyang magsasagawa ng repatriation process. Paglilinaw naman niya, sa ngayon ay wala pang utos na magsagawa ng coordinated repatriation. Samantala, kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration na isang Pilipino ang nasaktan sa giyera sa Israel. Ayon kay OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio, nagpapagaling na sa ospital ang Pinoy na kinilalang si Joey Pasulingan. Batay sa naunang ulat ni DMWOIC Hans Leo Kakdak, nabaril ang Pinoy habang nire-rescue ng Israel Defense Force. 25 Pilipino pa ang tinutulungan aniya ng DMW na lumikas patungo sa mas ligtas na lugar. Sa tala ng DFA, nasa 30,000 Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa Israel. Balita sa ibang bansa, kinundi na ng ilang miyembro ng United Nations Security Council ang pagsalakay ng Palestinian Islamist Group na Hamas sa Israel. Sa isinagawang emergency meeting ng Konseho, kinundi na ng Ambassador ng Israel sa UN na si Gilad Erdan ang pagdukot ng Hamas sa mga Israeli at iba pa na maituturing umanong war crime. Anya, dapat suportahan ng Israel para may pagtanggol nila ang kanilang bansa at mapanaig ang kalayaan. Nanawagan naman si Palestinian Ambassador Riyad Mansour sa Security Council na pagtuunan ang pagtapos sa pag-okupa sa Israel. Giit naman ni Russian Ambassador Vasily Nebenzia, dapat magsagawa ng tigil putukan at makabuluhang negosasyon ang magkabilang panig. Puna naman ni Senior U.S. Diplomat Robert Wood, maraming bansa ang kumondena sa pagsalakay sa Israel pero hindi pa naglalabas ang Security Council ng resolusyon o joint statement ukol dito. Mariin naman kinundina ni UN Secretary General ang pag-atake sa Israel. Sa pahayag ng UN, nababahala si Gutierrez sa napabalitang pag-atake at pagdukot ng mga sibilyan mula sa kanilang mga tahanan. Hinimok niya ang 2 panig na maghunos dili at magkaayos sa pamamagitan ng diplomasya. Umabot na sa 30 bilyong piso ang halaga ng nasabat na ilegal na droga sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert Ace Barber sa pagpapatuloy ng pagdinig sa halos 7 bilyong pisong ilegal na droga na nakuha sa isang drug bust sa Maynila noong Oktubre ng nagdaang taon. Ayon kay Barbers, kabilang sa kabuang halaga ng nasamsam na ilegal na droga ay ang 4.4 na toneladang shabu at halos 3 tonelada ng dried marijuana leaves. Binanggit ni Barbers ang 3 magkakasunod na drug bust operation kung saan nasamsam ang 200 kilo ng shabu sa Mabalacat, Pampanga nitong ika-25 ng Agosto, 560 kilo ng shabu sa Mexico noong ika-24 ng Setyembre at 323 kilo ng shabu na isinama sa imported jerky beef mula Mexico sa Maynila noong ika-4 naman ng Oktubre. Anya, dapat ipagpatuloy ng mga otoridad at mga law enforcement personnel ang ganitong magagandang gawain at huwag hayaang manaig ang ilang kawani na sangkot sa ilegal na gawain. Sinigundahan naman ito ni House Deputy Speaker Aurelio Gonzalez. Anya, patuloy ang gagawing investigasyon upang masakote ang mga smugglers lalo pat wala itong takot at nagiging mapamaraan sa pagdadala ng kanilang mga kargamento. Inaasahan na bababa pa ang presyo ng bigas sa bansa sa susunod na 2 linggo dahil na rin sa panahon na ng anihan ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative o FFFC. Ang kay FFFC Chairperson Leonardo Montemayor, simula na ng panahon ng ani, kaya tataas ang supply ng bigas, ngunit kakailanganin pa ng kaunting panahon dahil kailangan muna itong gilingin bago maipalabas sa mga pamilihan.
Noong Setyembre 28, sinabi ng Department of Agriculture na posible aniyang guwaba ang presyo ng bigas ng 5 piso kada kilo. Sinabi naman ng grupo ng mga magsasaka na hindi dapat magpabaya ang gobyerno dahil mayroon pa ring banta ng El Nino na maaaring malaki ang maging epekto sa supply ng pangunahing produktong agrikultura ng bansa. Una nang siniguro ng DA sa panguna ng Pangulo na may sapat na supply ng bigas ang bansa na magtatagal hanggang sa susunod na taon dahil sa bumper harvest noong tag-ulan. Ayon naman sa National Irrigation Administration, pre-positioned na nila ang mga binhi sa higit sa 200,000 hektarya ng sakahan bilang proteksyon laban sa posibleng epekto ng El Nino. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 77 days na lamang at Pasko na! Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.